Tatag ng tiwala ang isa sa pundasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit paano yun mapapanatili ni Jake kung maraming ebidensya ang nagtuturo na nagtaksil sa kanya ang pinakamamahal na asawa? Sabi ko na sa'yo ng Jake, hindi mapagkakatiwalaan yung asawa mo. Mariing saad ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Jake habang hawak ang mga larawan ng kanyang asawang si Lily. Nasa isang kama, katabi ang isang estrangherong lalaki. Kapwa ito walang saplot na pinapatungan lamang ng isang malaking kumot. Halo-halo ang nararamdaman ni Jake sa pagkakataong iyon habang nakatingin sa mga larawan ng pagtataksil ng kanyang asawa. Hindi! Hindi ito totoo! Kilala ko ang asawa ko, Mama! Hindi niya magagawa ang bagay na to! Mahinang sambit ni Jake. Hindi niya alam kung para sa ina niya ba ang mga salitang iyon o para sa kanyang sarili. Nasa mga kamay mo ng ebidensya ng pagtataksil ng asawa mo, Jake. Alam kong mahirap para sa'yo dahil hindi na natapos pa ang dapat sana'y sasabihin ng kanyang ina nang mabilis siyang nagmarcha palabas ng kanyang opisina, bit-bit ang mga larawan. Pag-uwi ni Jake sa bahay, agad na bumungad sa kanyang asawa na abala sa pagluluto sa kusina. Nang malimunan siya nito, agad na gumuhit sa maganda nitong mukha ang isang matamis na ngiti. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga litrato nang maglakad ang kanyang asawa upang siya'y salubungin. Mahal, maaga ka yata nakauwi ngayon. Malumanay ang boses na sabi nito. Hahalikan sana siya nito sa labi, ngunit agad siyang umiwas dahilan upang kumunot ang noo ng kanyang asawa. Mahal, may problema ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Umigting ang kanyang panga dahil sa inakto ng kanyang asawa na parabang wala itong ginawang malaking kasalanan sa kanya. Kung wala lang sana ang mga larawang nagpapakita ng kataksilan nito, hindi siya maniniwalang magagawa ito ng babae. Sa tingin mo, Lily, may problema ba tayo? Sarkastikong tanong ni Jake. Anong ibig mong sabihin, Jake? Nalilitong tanong ni Lily. Tumigil ka na sa pag-arte mo na inosente, Lily. Bistado ko na kayo ng kabit mo. Mahina, ngunit may diing saad ni Jake. Jake, ano bang... Hindi makapaniwalang tanong ni Lily, pero hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Parang binuhusan ng balde-baldeng malamig na tubig si Lily nang itapon ni Jake ang hawak niyang mga larawan. Nagkalat sa sahig ang kanyang mga litrato na may kasamang ibang lalaki sa higaan. Paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Sabihin mo, kailan pa, Lily? Galit na tanong ni Jake sa asawa na natuod na sa kanyang kinatatayuan. Hindi kumibo si Lily. Tanging iling lang ang naging sagot niya habang nakatakip ang nanginginig na kamay sa kanyang bibig. Naluluha ang mga matang bumaling ang tingin ni Lily sa asawa. Mali ang iniisip mo. Hindi totoo ang lahat ng to. Nagsusumamong saad pa nito. Kung ganun, paano mo ipapaliwanag ang mga larawang yan? Galit na sabi ni Jake. Huwag mong subukang magsinungaling sa akin, Lily! Sigaw pa nito. Hindi magawang kumibo ni Lily sa sinabi ng kanyang mister. Tila ba may humaharang na naman sa bibig niya para magsalita? Kailan pa? Kailan mo pa ako ginagago? Naiiyak na sigaw nito. Tila may libo-libong karayom ang tumusok sa puso ni Lily nang marinig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang asawa. Nag-angat siya ng tingin at nakita niyang pinupunasan nito ang sariling luha na hindi tumitigil sa pagtulog. Nanginginig ang mga balikat nito. Gusto niya itong pigilan. Gusto niya itong yakapin upang maibsan ang sakit na nararamdaman nito ngayon. Ngunit hindi niya yun magawa dahil siya ang dahilan kung bakit nasasaktan si Jake. Mahal na mahal kita. Tapos ginalito mo lang ako. Puno ng pait ang mga salitang sabi nito. Mahal din kita, Jake. Hinding-hindi kita magagawang lokohin. Sambit ni Lily na noon ay humihikbi na rin. Sinungaling ka? Sigaw ni Jake. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako magagawang pagtaksilan. Hindi mo magagawang sumiping sa iba. Mariing iniiling ni Lily ang kanyang ulo. Sa nanginginig ng mga kamay, aabuti na sana niyang asawa. Ngunit agad itong lumayo sa kanya. Baka sa mga tingin nito ang pandidiri sa kanya. Lily, saan ako nagkulang sa'yo? Tanong pa nito. Hindi agad nakasagot si Lily. Marahan siyang umiiling ng paulit-ulit habang nanginginig ang buong katawan.
Gusto niyang magpaliwanag sa asawa. Ngunit paano niya yun magagawa kung pati siya ay walang alam? Nakita niya na lang ang sarili isang umaga na may iba na siyang katabi sa kama. Tama ang nanay ko. May itinatago ka rin talagang kati sa katawan sa kabila ng ipinapakita mong malaanghel na kabaitan. Sambit ni Jake, bakas ang pagkasuklam sa bawat salitang sinasabi nito. Mas lalong dinurog ang puso ni Lily sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi na ito ang Jake niya. Hindi yon kayang sabihin sa kanya ng minamahal niyang mister. Mahal siya nito eh. Huwag ka nang magpaliwanag. Nasagot na ng mga mata mo ang mga tanong ko. Walang mababakas na kung anumang emosyon na sinabi ni Jake. Niloko mo ako at di ko yun matatanggap, Lily. Sinubukan ni Lily na ibukang sariling bibig pero walang salitang lumalabas doon. Sa isang saglit, hindi niya mahanap ang kanyang boses. Ipinaglaban kita mula sa pamilya ko. Sinira ko ang tiwala nila kasi mahal kita. Lily, mahal na mahal kita pero ginagago mo lang ako. Sana hinayaan na lang kitang mawasak noon. Jake, tanging nasabi na lamang ni Lily. Nagsisisi akong minahal kita. Sana lagi mo yung tandaan. Sabi ni Jake bago tuluyang iniwan si Lily sa kanilang tahanan. Simula nung araw na yon, tuluyan ang nagbago ang relasyon ng mag-asawa. Ang dating puno ng pagmamahal nilang tahanan na puno na ng sakit at galit. Abala sa pagluluto si Lily nang biglang pumailan lang ang malakas na hampas ng pintuan. Agad siyang napatakbo sa sala. Hindi na siya nagulat pa nang makita ang lasing na si Jake. Mabilis na itong nilapitan upang alalayan pero mabilis siya nitong itinulak. Gayunpaman, inintindi ito ni Lily at nilapitan ulit. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lumayo ka sa akin. Sigaw ni Jake sabay tulak ng malakas. Napahampas si Lily sa may gilid ng upuan. Napapikit siya sa sobrang sakit. Nakita yun ni Jake, ngunit hindi man lang ito makitaan ng pag-aalala. Sinabi niyang hindi kita kailangan. Kasalanan mo yan kung bakit ka nasaktan. Sambit pa nito, saka naglakad ng pagewang-gewang. Tumayo si Lily habang hawak ang braso nito na kumikirot pa rin sa sakit. Kumain ka muna, iinitin ko lang ang pagkain mo. Mahinahong sabi ni Lily sa asawa. Pero malakas lang itong humalakhak. Huwag ka nang umarte na parang mabuting asawa. Hindi ko na kailangan yan. Sarkastikong sabi pa nito. Napatalon si Lily nang biglang tinapo ni Jake ang vase na malapit sa kanya. Napayuko na lang siya habang nanginginig ang mga kamay. Kung inaakala mo na makakalimutan ko ang kataksilan mo sa paraang yan, nagkakamali ka. Kahit kailan, hindi mo na maibabalik ang pagmamahal at tiwala ko sa'yo, Lily. Puno ng pagkamuhing saad ni Jake. Napayuko na lamang si Lily. Pinigilan ang sariling mapaluha. Tungkulin kong alagaan ka bilang asawa mo, mahinang tugon nito. Humalakhak na naman si Jake bago nagsalita. Asawa? Ikaw? Wala akong asawang manluloko, makate, higad, malin... Tama na, Jake! Hindi mapigil ang sigaw ni Lily. Nasasakpan siya sa mga salitang ibinibigay nito sa kanya. Truth hurts talaga. Huwag kang umakto na parang hindi ka ganyang babae, Lily. Galit na sabi nito at umakyat na sa itaas kahit na nahihirapan dahil sa sobrang kalasingan. Napaupo na lang si Lily sa sahig dahil sa nangyari. Hindi niya na mapigilan na umiyak. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili dahil hindi naman siya ganoon. Pinalaki siya ng kanyang namayapa ng mga magulang ng maayos. Pinanasa ni Lily ang luha at muling tumayo. Nilinis niya ang nabasag na vase. Nang makabalik siya sa kwarto, napatingin siya sa kanyang kamay. May maliit na hiwa dahil sa paglilinis niya ng nabasag na vase kanina. Nang makabalik na siya sa kanyang kwarto, napatingin siya sa kanyang kamay. May maliit na sugat yon dahil sa pagpulot niya ng mga bubog kanina. Hindi kita susukuan, Jake. Ibabalik ko ang dating relasyon nating mag-asawa. Umiiyak na sambit ni Lily sabay yakap sa wedding picture nilang mag-asawa. Alas 8:30 na ng gabi nang matapos sa pagluluto si Lily. Nagsaing na rin siya kahit mukhang hindi siya palakain ng kanin. Hindi siya sanay na maunang kumain, kaya mas mainam na hintayin niya ang kanyang mister. Habang naghihintay, inabala niya ang sariling magplano ng sorpresa para sa nalalapit na kaarawan ng kanyang asawa. Alas 10 ng gabi, kumakalam na ng malala ang sikmura ni Lily. Pero tiniis niyang nararamdamang gutom. Kaya niya pa namang hindi kumain, hihintay niya pa rin ang kanyang asawa. Anong oras ka uuwi ng bahay? Text niya kay Jake. Busy ka pa?
Nagluto ako ng dinner natin. Text niya ulit, ngunit wala siyang natanggap na reply. Hihintayin kita. Huling message niya dito. Isang oras na mula nang nag-send siya ng mensahe sa asawa pero walang reply, kahit nitultok man lang. Halos alas dos na nang dumating si Jake. Agad niya itong sinalubong sa pintuan sa kabila ng nararamdamang panghihina dahil sa gutom at antok. Hindi ka nag-reply sa messages ko. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng dinner natin. Hindi ko sigurado kung gusto mo. Hindi siya nito pinatapos sa pagsasalita at agad na tinapon sa kanya ang kakahubad lang nitong coat. Nag-dinner na ako kasama si Sheena kanina. Saad nito, ang tinutukoy ay ang kababata at ang first love nito. Ibig sabihin, ang kasama nitong mag-dinner ay ang dating kasintahan. Alam niyang hindi siya dapat makaramdam ng selos dahil nakaraan naman na iyon. Pero iba pa rin ang nararamdaman niya at hindi niya yung gusto. Ayaw niyang paghinalaan ng asawa. Sige, liligpitin ko na lang. Kung magugutom ka bukas, pagkagising mo, pwede mong initin. Tinakpan niyang bibig upang hindi nito marinig ang tunog na nililikha ng kanyang paghikbi. Hindi siya susuko. Huwag mo na akong paglulutuan ulit. Magluto ka na lang para sa sarili mo. Hindi masikmura ng tiyan kong kainin ang niluto mo. Seryosong sabi nito. Hindi na nagsalita pa si Lily. Hindi pa rin magkamayaw ang kanyang mga luha sa pagbagsak. Simula nung araw na yon, hindi na siya pinapansin ng kanyang asawa. At hanggang ngayon, hindi pa rin nasasanay ang puso niya. Nasasaktan pa rin si Lily. Huwag ka nang umiyak dahil wala akong balak na punasan ang mga luha mo. Walang emosyon, nasabi ni Jake. Mahigpit na napahawak si Lily sa counter. Pakiramdam niya, kinuha ng mga salita nito ang natitira niyang lakas. Ang sakit mo namang magsalita? Bulong ni Lily. Di umalis ka. Naghihintay ang annulment paper sa pirma mo. Mariin itong sabi bago nagtungo sa kanyang kwarto. Gusto na talaga ng asawa niyang makipaghiwalay. Nais na nitong putulin ang relasyon nila bilang mag-asawa. Ngunit nagkakamali ito. Hindi niya ito susukuan. Ang mga masasakit na salita at hindi pagpansin sa kanyang presensya, pati na ang paghahain ng annulment paper ay hindi pa pala sapat para kay Jake upang maghigante sa pagtataksil ni Lily. Abala si Lily sa pagmamap ng sahig nang biglang may pumasok. Napatingin siya sa isang napakagandang babae. Para itong isang beauty queen, lalo na't sobrang tangkad nito. Pamilyar sa kanyang babae. Nakita niya na ito noon sa mall. Ikaw bang maid ni Jake? Tanong nito sa kanya. Hey, I'm asking you! Maarte ang boses na tanong nito. Ang isip ni Lily ay napuno ng pagtataka sa presensya ng magandang babae na nasa kanyang harapan. Hindi ka ba marunong magsalita? Iritang tanong nito. Ha? Ano? Nauutal na saan ni Lily. Oh, marunong ko naman parang magsalita eh. Tinaas nito ang kilay at tiningnan si Lily mula ulo hanggang paa. Stop saying po, mas mukha ka pang old kaysa sa akin. Manalamin ka nga. Lexi! Sabay na napatingin si Lily at ang babae sa nagmamay-ari ng boses. Nagliwanag naman agad ang mukha ng babae nang makita si Jake. Tumakbo ito palapit sa kinaroroonan ng lalaki at mahigpit itong niyakap. Parang binagsakan ng langit at lupa si Lily nang halikan ito sa labi si Jake. At parang niyamukos ang puso niya nang tugunan ito ng kanyang asawa. Hey, you're so weird. Mag-work ka na kaya. Tigilan mo lang pagtingin sa amin. Medyo naiilang na saad ng babae nang mapansin itong nakatingin si Lily sa halika nilang dalawa ni Jake. Let's go to your room, babe. Ang weird ng katulong mo. Hinawakan ito ang kamay ni Jake at hinila paakyat sa itaas, sa mismong kwarto nila noon. Nakatulala lang si Lily at nakatingin pa rin sa may hagdan kung saan nandoon ang asawa't babae kanina. Pagkaraay, unti-unti na namang bumagsak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Nang tuluyan ang makauwi ang babae ng kanyang asawa, buong tapang niya itong hinarap. Hindi pa ba sapat ang mga masasakit na salita at hindi mo pagpansin sa akin? Bakit nagawa mong magdala ng ibang babae sa tahanan natin? Nasasaktang tanong ni Lily kay Jake. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang kumabit? Sarkastikong tugon nito. Hindi kita pinagtaksilan, Jake. Hindi ko magagawa yon. Mahinang sambit ni Lily. Huwag ka nang tumanggi, Lily. Lalo mo lang pinapalala ang galit ko sa'yo. May diing sabi ni Jake bago ito umalis sa harap ng asawa. Naiwan si Lily na puno ng luha ang mga mata.
Simula nung araw na yon, nagdadala na ng iba't ibang babae si Jake sa bahay nila. At tuwing gabi, tila mga patalim na tumatarak sa puso ni Lily ang bawat ungol na naririnig niya mula sa asawa at ng mga babae nito. Bagong araw, bagong babae na naman ang dinadala ng kanyang asawa. Tanaw niyang dalawa na naglalandian sa veranda ng dating kwarto nila. Malalim na bumuntong hininga si Lily upang iwaglit ang namumuong bigat sa kanyang dibdib at ipinagpatuloy ang pagtitrim ng mga halaman. Gusto niyang sabunutan at pagsasampalin ng mga babae ni Jake pero wala naman siyang magawa. Ayaw niyang mas kamuhian siya ng asawa. Mabilis niyang tinapos ang trabaho upang umakyat sa kanyang kwarto at doon magtago. Nakakatawang isipin dahil siya itong legal na asawa pero siya ang nagtatago dahil nandyan ang mga kabit. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, muli na namang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Inabot ang wedding picture nilang mag-asawa at ilang segundong tinitigan iyon bago muling niyakap hanggang sa nakatulugan niyang pag-iyak. Nagising si Lily na medyo madilim na ang kalangitan. Kaya bumangon siya upang makapagluto. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya ang babae ng kanyang asawa. Hoy, muchacha! Tawag nito sa kanya. Ako ba? Turo ni Lily sa sarili. Of course! Sino pa ba? May nakikita ka pa bang ibang tao? Medyo mataray na sambit nito. Napatingin naman si Lily dito. Damit na ni Jake ang suot nito. Kumikirot ang puso niya sa nakita. Huwag mo nga akong titigan. Ang creepy mo ha? Naiinis na saan nito kay Lily. Bumili ka sa labas ng food? Utos nito sabay abot ng pera. Tiningnan lang ito ni Lily at hindi tinanggap dahilan upang tumaas ang kilay ng babae. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Sundin mo ng utos ko, stupid ah! Singhal nito dahil sa inis. Pero magluluto pa kasi ako. Paliwanag niya rito. Katulong ka lang, sundin mong utos ko, saka wala akong balak na kainin yung lulutuin mo. Baka magkasakit pa ako. Look at yourself, mukhang hindi ka pa nakaligo. Yan pa din ang suot mo kanina. You're so kadiri. Maarteng sabi ng babae na umakto pang para bang nasusuka. Napayuko na lang si Lily. Pinigilan ang sariling labanan ng babae. Ayaw niyang gumawa ng gulo, kaya pinili na lamang niyang sundin ang utos nito. Total, yun naman ang palaging ginagawa ng mga babaeng dinadala ng kanyang asawa sa bahay nila. Kinabukasan, nagising si Lily dahil sa malakas na tawanan na naririnig niya mula sa sala ng kanilang bahay. Naisip niya na tila may nangyayaring kakaiba, kaya't agad siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Habang papunta sa sala, unti-unti niyang narinig ang masiglang usapan at tawanan. Nang makarating siya sa sala, isang nakakagulat na eksena ang kanyang nasaksihan. Nakita niyang kanyang asawa, kasamang ina nito at isang babae na hindi niya inaasahan na makikita roon. Ang dating nobya ni Jake, walang iba kundi si Sheena. Oh, look who's here! Sambit ni Sheena na siyang unang nakapansin sa presensya ni Lily. Mabuti naman't nagising ka na, Lily. Magluto ka ng umagahan para sa aking mga bisita. Utos ni Jake sa kanya. Ngunit ang atensyon ni Lily ay nasa mga kamay ni Sheena na nakalingkis sa braso ng kanyang asawa. Naghihintay siyang iwak sa iyo ni Jake katulad ng ginagawa nito noon, ngunit hindi iyon nangyari. Bagkos, hinapit pa nito ang bewang ng babae. Nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang puso at mga mata. Upang maiwasang makita ng mga ito ang pagtulo ng kanyang mga luha, agad siyang tumalikod at akma na sanang maglalakad papuntang kusina, ngunit agad siyang natuod sa kanyang kinatatayuan nang biglang magsalita ang nanay ni Jake. Jake, hindi mo pa ba naipaalam kay Lily na dito natitira si Sheena sa bahay mo? Tanong ng ginang. Wala akong nakikitang dahilan para ipaalam sa kanya yun, Mama. Dahil una sa lahat, siya naman ang pinaka-hindi welcome sa bahay na to. Walang mababakas na anumang emosyon na sabi ni Jake. Dahilan upang naging sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ni Lily. Sinikap niyang maging matatag. Nakatalikod lang siya tuloy-tuloy na humakbang palayo sa sala. Naninikip ang dibdib niya sa lahat ng narinig. Habang kumakain ng tatlo sa pagkainan, pinili ni Lily na manatili sa kusina. Para siyang tanga na nakatitig lamang sa kisame habang naririnig ang masasayang pagsasalo ng mga ito. Maya-maya pa, narinig niya ang mga hakbang papunta sa kanyang kinaroroonan at mula roon, pumasok ang nanay ni Jake. Kumusta ka, Lily?
sambit ng ginang nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Napayuko si Lily. Hindi lingit sa kanyang kaalaman na simula pa lang, hindi na siya gusto ng ginang para sa anak nito. Ang unang dahilan ay dahil hindi siya nanggaling sa angkan ng mga mayayaman, na isa lamang siyang mahirap na probinsyana. Pinaalalahanan na kita noon, iha. Dadating ang panahon na magsasawa ang anak kong mahalin ka. Nakangiting sabi nito. Ngunit alam ni Lily sa sarili na ang mga ngiting iyon ay ngiti ng pangiinsulto. Ngayon lang ho ito, naniniwala akong babalik sa dati si Jake, sa Jake na mahal ako. Mahinang sabi naman ni Lily. Isang mapaklang tawa ang lumabas sa bibig ng ginang dahil sa kanyang sinabi. Diyan ka nagkakamali, Lily. Ngayong muli nang nagkakamabutihan sina Jake at Sheena, tuluyang ka nang maiitsipwera sa buhay ng anak ko. Mataray na saad ng ginang. Wala sa sariling naikuyom ni Lily ang kanyang mga kamay. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang pirmahan mo na lang ang annulment paper bago pa mangyaring si Jake mismo ang kakalagkad sa'yo palabas ng pamamahay na ito. Makahulugang paalala ng ginang bago tumalikod at lumabas ng kusina. Naluluha namang sinundan ni Lily ng tingin ang figura ng ginang. Sa mga sinabi nito, mabilis na kumalat ang takot sa kanyang buong pagkatao. Mula nang tumira si Sheena sa bahay nila, walang araw na hindi siya inaalila at ipinaparamdam sa kanya na tila ba isa lamang siyang katulong. Katulad na lang ngayon, habang abalas na pagbabali si Lily sa sahig, palaging dumadaan si Sheena at sinasadya nitong magtapo ng mga kalat. Oops! Ay, hala, sorry na bitiwan ko. Lilinisin mo pa rin naman pala yan. Saad nito at umaaktong hindi sinasadya ang pagkakahulong ng hawak nitong apat na itlog kanina. Nagpipigil sa galit na tinitigan ni Lily ang mga basag na itlog na nagkalat sa sahig. Harap-harapan pang umisi si Sheena bago siya iniwan doon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumalala ang pangiinis ni Sheena kay Lily. Kaunti na lang talaga'y tuluyan ang mapipigtas ang natitirang maliit na pasensya niya para sa babae. Anong ginagawa mo, Sheena? Kalmado man, ngunit bakas ang galit na saad ni Lily nang makitang ginagawa ng babae sa mga wedding pictures nila ni Jake. Makalat kasi sa paningin, kaya ayon, sinira ako. Nakangising tugon ni Sheena na tila ba proud pa ito sa ginawa. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na sirain ang bagay na hindi naman sa'yo? Pigil ang sariling sakpan ni Lily ang babaeng kaharap. Galit ka ba? Nang uuyam na tanong nito sa kanya. Matagal nang nasira ang relasyon niyo ni Jake, kaya wala nang dahilan pa para i-display ang mga walang kwentang larawan na yan. Dugtong pa nito. Ang kapal ng mukha mong sabihin ang bagay na yan. Hindi porket ibinabahay ka ng asawa ko ay may karapatan ka ng umasta na ikaw ang tunay na asawa. Galit na saad ni Lily. Hindi niya na napigilan pang taasan ito ng boses. Nang uuyam na tumawa si Sheena sa kanyang sinabi. Sino ba sa atin ang tinatrato na parang reyna niya? Di ba ako? Samantaling ikaw, hindi niya man lang mabigyan ng kahit kaunting tingin. Saglit na natigilan si Lily sa sinabi ni Sheena. Wala siyang mahanap na salitang ilalaban dahil totoo naman talaga ang sinasabi nito. Tanggapin mo na lang na hindi ka na talaga mahal ni Jake, Lily. At huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili sa kanya dahil ang puso niya ay nasa akin na ulit. Buong pagmamalaking saad ni Sheena. Tiningnan nito ang sirang litrato ni na Jake at Lily na nasa malaking trash can at ngumisi pa kay Lily. At ang mga larawan na to dapat nang sunugin at maging abo. Mariing saad ni Sheena at mabilis na kumudlit ng hawak na lighter at agad itong itinapon sa trash can. Sa isang iglap, agad na nagliyab ang mga larawan ni na Lily at Jake. Naluluhan niya na lamang tinitigan ang kanilang mga larawan na unti-unting tinutupok ng apoy. Nagising si Lily sa isang malakas na katok ng pinto. Inaantok pa siya pero pinilit na lamang niyang sariling bumangon dahil hindi tumitigil ang pagkatok sa pintuan. Napatingin siya sa oras, alas 12 na ng gabi. Pagbukas niya sa pinto, bumungad agad sa kanya ang lasing na asawa. Muntik pa itong matumba dahil nakasandal ito sa pintuan. Ba't ang tagal mo magbukas? Galit na sabi nito. Amoy niyang pinaghalong sigarilyo at alak mula sa kanyang asawa. Hinawakan naman ni Lily si Jake at balak sana itong dalhin sa sariling kwarto, ngunit pinigilan siya ng asawa. Tumayo si Jake kahit nahihirapan at tinitigan si Lily. Hindi ba ako naging sapat, Lily? Hindi ka ba naging masaya sa relasyon natin noon at nagawa mong sumiping sa iba? Mahinang sambit nito, bakas ang sakit sa mga mata. Kumirot ang puso ni Lily.
Bakit ba humantong sa ganito ang relasyon nilang mag-asawa? Hinawakan siya ni Jake at bigla na lang siya nitong hinalikan. Nagulat si Lily sa ginawa ng asawa. Dapat ay matuwa siya dahil sa ginawa nito, ngunit hindi niya magawa dahil hindi niya ramdam ang pagmamahal mula rito. Ang mga halik nito ay mapangparusa, puno ng galit at pagkamuhi. Pilit na itinutulak ni Lily ang asawa pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Jake! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan na sabi ni Lily at pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng kanyang asawa. Diba ito naman ang gusto mo? Nang mga tulad mong hindi makontento? Galit na sabi nito. Nakaramdam ng kaba si Lily nang bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Wag! Please! Pagmamakaawa niya ng pilit hubarin ni Jake ang kanyang suot. Pilit niyang pinipigilan ang kamay ng asawa. Umiiyak na bumibigas ng pagmamakaawa. Hinawakan siya ni Jake at dinala sa kama nito. Sapilitan siyang inihiga. Nang tuluyan itong matanggal ang kanyang saplot, tanging may hinang hikbi na lamang ang maririnig mula kay Lily. Nagmamakaawa pa rin siya sa asawa pero parang bingi ito at hindi man lang siya narinig. Mahigpit siyang napakapit sa kumot dahil sa sakit na nararamdaman habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Patuloy pa rin si Jake sa ginagawa nito. Nang sumunod na araw, maagang nagising si Lily, puno ng sama ng loob. Gayunpaman, maaga siyang bumangon para tapusin ang mga dapat niyang gawin. Bakit ngayon ka lang? Mataray na tanong ni Sheena nang pumasok si Lily sa loob ng bahay. Nakaupo ito sa sofa habang nanonood ng isang fashion show sa TV. Traffic kasi kaya medyo natagalan ako. Paliwanag ni Lily dito. Kaninang umaga pagkagising niya, inutusan siya ni Sheena na bumili ng hilaw na mangga. Nagtataka man ay sinunod niya na lamang ito. Alam niya kasi na mag-iinarte na naman ito sa kanyang asawa kapag hindi niya sinusunod. Itapon mo na lang yan sa sobrang tagal mo na wala ng gutom ko, sabi nito sabay irap sa kanya. Oo nga pala, kunin mo ako ng tubig, saka pakilinis to. Utos nito sabay turo sa mga chichirya na nagkalat sa sahig. Tumango lang si Lily at sinunod ang utos ni Sheena. Labhan mo yung dress ko, kunin mo sa kwarto, kailangan ko bukas. Utos na naman ito habang abala si Lily sa paglilinis sa mga kalat. Hindi na lang siya sumagot. Binilisan niya ang paglilinis saka umakit sa itaas upang kunin ang kailangan niyang labhan. Gabi na nang makapagpahinga si Lily sa mga utos ni Sheena sa kanya. Dahil sa labis na pagod, nakatulog siya kaagad. Maaga na naman siyang gigising para magluto. Kinabukasan, habang abala sa kusina, narinig niya ang malakas na sigaw ni Sheena. Paglingon niya dito, sumalubong sa kanyang mukha ang damit nito na itinapon sa kanya. Anong ginawa mo sa damit ko? Mariing sigaw nito. Pinulot ni Lily iyon saka nagulat sa kanyang nakita. Hindi ito ganito nung sinampay niya. Sinigurado naman niyang maayos itong malabhan. Nagtaka siya kung bakit ito nangyari sa damit. Hindi naman niya ito nilagyan ng bleach. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Lily. Ano ba? Hindi mo alam? Baka sinadya mo yan. Alam mo bang mahal yan? Hindi mo kayang bilhin yan lalo't umaasa ka lang sa pera ni Jake? Galit na sabi nito. Kulang na lang, sugurin ito si Lily at sabunutan. Maayos naman yan kahapon, pagod ang boses na sabi ni Lily. Ha? Maayos? Maayos ba yan, ha? Galit na sabi ni Sheena at halos ingudgud na nito sa kanyang mukha ang hawak na damit. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Sinadya mo talaga to eh. Walang hiya ka. Sa isang iglap, hawak na ni Sheena ang buhok ni Lily at marahas na hinatak papunta sa may hagdan. Bitiwan mo ang buhok ko, Sheena. Nasasaktan ako. Napapadaing na sabi ni Lily sa babae, ngunit mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakasabunot sa kanyang buhok. Hinawakan niyang kamay nito upang tanggalin ang pagkakasabunot sa kanya, ngunit ayaw itong bitawan. Nagpatuloy ang ganong senaryo hanggang sa nagkamali ng pagkaapak si Sheena. Dahil mahigpit ang pagkakahawak nito kay Lily, pareho silang natumba sa sahig. Napasigaw si Jake sa nasaksihan sa kung ano ang nangyayari sa dalawa. Jake, nang lalabo ang paningin sambit ni Lily. Nakita niyang pagdaan ng pag-aalala sa mata nito habang nakatingin sa kanya. Ngunit agad din yung nawala nang marinig ang pagdaing ni Sheena. Sheena! Mabilis siyang tinalikutan ni Jake at dinaluhan si Sheena na noon ay namimilipit sa sakit. Jake, ang baby natin! Sambit nito. Hindi nakagalaw si Lily sa kanyang narinig. Binuhat ni Jake ng parang bagong kasal si Sheena
bago itong maglakad at binigyan siya ng isang saglit na tingin ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay puno ng pagbabanta. Magbabayad ka kapag may nangyaring masama sa anak namin. Nagbabantang sabi nito sa kanya. Para siyang natulo sa kinasasadlakan habang pilit na pinoproseso ang mga sinasabi nito. Tinatanaw ang papalayong figura ni Jake na maingat na pinapasan si Sheena. Ang sunod na lamang niyang narinig ay ang ugong ng sasakyan nito. Hudyat na tuluyan na nga itong umalis. Tumulo ang isang malaking patak ng luha sa mga mata ni Lily bago tuluyang nawala ng malay. Dahil sa malakas na pagkabagok ng kanyang ulo dahil sa pagkatumba kanina. Sa muling pagbukas ng mga mata ni Lily, nahanap niyang sarili sa sahig kung saan siya nawala ng ulirat kanina. Kahit nanghihina ang buong katawan, pinilit niyang sariling tumayo. Sakto namang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok roon ng kanyang asawa, nang gagalaiti pa rin sa galit. Agad nitong pinuto ng espasyo nilang dalawa at malakas siyang hinablot sa braso. Anong ginawa mo kay Sheena? Puno ng galit na tanong nito. Hindi alintana ni Lily ang rin ng pagkakahawak ni Jake sa kanya. Sa halip, binigyan niya ito ng isang maliit na ngiti. Buntis si Sheena, ang tanging nasabi ni Lily. Magsasalita na sana si Jake ngunit agad siyang pinigilan nito. Congrats, sa wakas, magiging tatay ka na. Hindi nga lang ako ang ina. Nakangiti man ngunit may bahid ng paitang kanyang boses. Dahilan upang saglit na matigilan si Jake. Agad na tumalikod si Lily at iika-ikang naglakad papunta sa sariling kwarto. Nakita pa ni Jake ang malaking bakas ng dugo sa ulo ni Lily. Nakaramdam siya ng pag-aalala sa nakita. Gusto niya itong lapitan upang gamutin ang sugat nito ngunit pinigilan niyang sarili. Kinagabihan, kinatok ni Jake ang kwarto ni Lily. Mag-usap tayo, malamig na sabi nito. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Lily at binuksan ng malaki ang pintuan upang papasukin si Jake. Alam mo na siguro kung ano ang sadya ko sa'yo. Seryosong sabi nito. Buntis si Sheena at gusto kong bigyan ng kompletong pamilya ang magiging anak namin. Saglit na huminto si Jake at tinitigan siya ng maigi. Ngumiti si Lily na para bang wala sa kanya ang mga naririnig pero sa loob-loob niya, unti-unti na siyang dinudurog. At alam niya na ang susunod nitong sasabihin, ang tuluyang sisira sa kanya. Palayain mo na ako, Lily. Palayain na natin ang isa't isa. Gusto kong bumuo ng sariling pamilya, ng masayang pamilya. Sa wakas ay dugtong nito. Tuluyan ang pumatak ang isang butil ng luha sa mga mata ni Lily. Hanggang sa naging sunod-sunod ang pag-agos nito. Minahal mo naman ako, di ba? Naging masaya ka naman sa naging pagsasama natin bilang mag-asawa. May ngiti ngunit lumuluhang tanong ni Lily sa kanyang asawa. Tumango si Jake. Mahal kita, Lily. Minahal kita ng higit pa sa aking sarili. Pero may mga bagay na hindi talaga mananatili. I'm sorry. Sagot nito. Sapat na sa akin ang naging sagot mo, Jake. Masakit mang marinig sa'yo yon. Sa totoo lang, gusto ko pang ipaglaban tayo pero... Nakakapagod din pala, lalo na kung ang ipinaglalaban mo ay matagal nang sumuko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sumikdo ang isang malalim na kirot sa puso ni Jake, lalo na nang mabasa niya sa mata ni Lily ang pagsuko nito. Tumayo si Lily at lumapit sa kalapit na drawer. Kinuha niya mula roon ang annulment paper at pumirma na. Hindi ako nagsisisi na naging asawa kita sa maikling panahon, Jake. Masaya akong bubuo ka na ng isang pamilyang hindi ko na ibigay sa'yo. Saad ni Lily, sabay abot sa kanya ng permadong papel. Agad naman yung kinuha ni Jake at mabilis na tumayo bago naglakad papunta sa pinto. Bago pa man tuluyang lumabas si Jake, muli itong lumingon kay Lily. Sana, mahanap mo rin ang kaligayahang hindi ko naibigay sa'yo noon, Lily. Saad nito. Kinaumagahan, sa pagising ni Jake, hindi niya na naramdaman pa ang presensya ni Lily. Dapat ay masaya sana siya, pero heto siya ngayon, binabalikan ang masasayang alaala nila noon. Ang bigat ng nararamdaman niya. Sobrang bigat na hindi niya namalayang lumuluhan na pala siya. At upang maibsan iyon, inabala niya ang sarili na alagaan ang kanyang magiging mag-ina. Si Sheena at ang batang nasa sinapupunan nito. Pinoproseso niya ang annulment papers nila ni Lily dahil minamadali na siya ng kanyang ina. Sa bawat araw, pilit niyang itinatatak sa kanyang isip na masaya siya sa kanyang piniling desisyon.
Sa kabilang banda, si Lily naman ay umuwi sa probinsya kung saan siya lumaki. Wala na siyang pamilya roon, ngunit may mga kaibigan at kapitbahay siyang bukas palad na sumalubong sa kanya. Doon niya gustong hilumin ang kanyang malalim na sugat. Ngayon, mapayapang naglalakad si Lily sa dalampasigan. Nadaanan niya ang isang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Napatingin siya sa buong paligid. Nang makitang walang ibang tao, agad siyang umakyat sa puno. Ang sarap! Pumipikit-pikit pang sambit ni Lily nang matikman ang bunga ng bayabas. Naaaliw siya habang nangunguha ng bunga. Hindi niya tuloy napansin ang isang estranghero na aliw na nakatingin sa kanya sa ibabaw ng puno. Masarap ba? Natatawang saad ng estranghero. Agad na napatingin sa ibaba si Lily at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isang lalaking naka-eyeglasses. May ngiti sa labi nito habang nakatingala sa kanya. Dahil sa gulat sa presensya ng lalaki, nagkamali ng pagkaapak si Lily sa maliit na sanga ng puno. Dahilan upang mabitiwan niya ang titoping parte ng t-shirt na pinaglalagyan niya ng mga kinuha niyang bunga. Hindi man siya tuluyang nahulog dahil napakapit naman siya sa sanga, ngunit ang mga nakuha niyang bunga ng bayabas nagkalat na sa ibaba. Miss, bumitaw ka riyan! Sasaluhin kita! Sigaw ng lalaki. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Umiling si Lily. Wala siyang tiwala sa lalaki. Ayoko nga! Baka hindi mo ako masalo o baka hindi mo talaga ako sasaluhin. Tanggi niya sa alok nito. Ano ka ba, miss? Magaling akong sumalo. Bumitaw ka na riyan at baka tuluyan ka ng mahulog. Ang layo pa naman ang babagsakan mo. Panghihimok pa nito. Wala nang nagawa pa si Lily. Pumikit muna siya bago bumitaw sa sangang kinakapitan. Sa isang iglap, nasa bisig na nga siya ng estranghero. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sumalubong sa kanya ang mga titig nito. Ang mga matang hindi niya akalain na magpapahulog sa kanya ng higit pa sa inaakala niyang malalim na pagkakahulog niya noon sa dati niyang asawa. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ngayon, nasa mall si Jake upang bilhan ng singsing si Sheena. Alam ng puso at isip niya na wala siyang nararamdamang pagmamahal para sa babae. Dahil ang puso niya, tumitibok pa rin para sa dati niyang asawang si Lily. Ngunit kailangan niyang panindigan si Sheena sa kadahilan ng dinadala nito ang kanyang anak. Habang naglalakad sa loob ng mall, nahagip ng mga mata niya ang isang pamilyar na lalaki. May kaakbay itong babae at bakas ang saya sa mukha nito. Napakuyom ng sariling kamao si Jake. Hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon. Ang lalaking kasama ni Lily sa larawan noon. Mabigat ang bawat hakbang na lumapit si Jake sa kinatatayuan nito at agad itong ginawaran ng isang malakas na suntok. Napasigaw sa gulat at takot ang kasama nitong babae. Maging ang mga tao sa mall ay naalarma sa kanyang ginawa. Ano bang problema mo, ha? Galit na sigaw ng lalaki kay Jake habang hawak-hawak ang pangang natamaan ng kanyang kamao. Ikaw ang kasama ng asawa ko nun, di ba? Galit namang sabi ni Jake. Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Balaw ka ba? Ni hindi nga kita kilala. Asawa mo pa kaya? Kunot noong tugon ng lalaki. Kinuha ni Jake ang cellphone at ipinakita sa lalaki ang larawan ni Lily. Kilala mo siya, hindi ba? Naging kabit ka niya. Nagtatagis ang mga ngiping saat ni Jake dito. Kunot noong tinitigan ng lalaki ang larawan ni Lily. Pagkaraay, tumango-tango ito na parabang may naaalala. Ah, at naniwala ka naman agad sa mga larawang yon. Mapaklang saad ng lalaki, dahilan upang lalong maguluhan si Jake. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya rito. Ang totoo niyan, pare. Wala talagang nangyari sa amin ng asawa mo. May nagbayad lang sa akin upang kunan kami ng larawan. Parang wala lang na paliwanag nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jake sa kanyang narinig mula sa lalaki. Para siyang nabingi. Anong sinabi mo? Nauutal na tanong niya rito. May dalawang babae na lumapit sa akin noon. Yung isa matanda na. Yung isa naman, kaidaran lang siguro natin. Inutusan nila ako na tabihan ko ang asawa mo na walang malay at walang saplot sa kama bago nila kami kunan ng larawan. Paliwanag pa nito. Nagsimulang manginig ang buong pagkatao ni Jake sa nalaman. Para siyang sinampal ng paulit-ulit. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nawala ng lakas. Sa pagkakaalala ko, tinawag ng magandang babae ang matanda na Tita... Ah, Sylvia! Tita Sylvia! Tapos narinig ko rin Sheena ang pangalan ng magandang babae. Dugtong pa nito. Muntik nang mawala ng balanse si Jake sa mga pangalang binanggit ng lalaki.
Ayaw niyang maniwala rito ngunit malakas ang kotob niyang totoo iyon. Simula pa lang, hindi na gusto ng kanyang ina na maging asawa niya si Lily dahil mas gusto nito ang dati niyang nobya noon na si Sheena. Akala niya itanggap na ng kanyang ina si Lily nang maikasal sila pero may binabalak pala itong masama kasama si Sheena. Walang paalam na naglakad si Jake palabas ng mall. Nakasalubong niya pang ilang mga guards na nag-awat sa kanila kanina. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan papunta sa bahay ng kanyang mga magulang kung saan naroon ang kanyang inang si Sylvia pati na rin si Sheena. Nang makarating, narinig niyang kasalukuyang nagkakwentuhan si Sheena at ang kanyang ina. "Thank you sa lahat, tita. Kung hindi dahil sa tulong mo noon, hindi muling mapapasakin si Jake." Bakasang boses na pasasalamat ni Sheena sa ginang nakaharap. "Ano ka ba, Sheena? Dapat lang na ikaw ang makatuluyan ng anak ko. Alam mo naman na una pa lang hindi talaga ako pabor sa pobreng Lily na yon." Natatawang sabi naman ni Sylvia. "Sigurado po ba kayong hindi kakantang lalaking binayaran natin, tita?" May pag-aalalang sabi pa ni Sheena. "Huwag kang mag-alala, iha. Malaki ang binayad ko sa lalaking yun upang itikom ang bibig. At saka, masyadong malaki ang mundo. Hindi magtatagpo ang landas nila ni Jake." Nakakasiguradong saad pa ng ginang. Masayang tumango si Sheena. "Ang alalahanin mo ay yung pagpapakasal ninyo ni Jake. Sa wakas, magiging manugang na kita." "Oo nga po, hindi na po ako makapaghintay na maging ganap na Mrs. Chavez." Excited na sabi pa ni Sheena. Hindi na kinaya pa ng nararamdamang galit ni Jake ang narinig mula sa dalawa. "Walang magaganap na kasal!" Hindi na napigilang sabat ni Jake. Ang mga mata niya namumula sa labis na nararamdamang galit. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa mga nalalaman. Ngunit mas nakakahigit ang pagsisisi sa kanyang puso. Hindi lingid sa kaalaman niya kung gaano kasakit ang naidulot niya sa dating asawa. Naghiganti siya sa taong biktima ng kasamaan ng kanyang ina at ni Sheena. "Jake?" Kabadong sabi ni Sheena. Ang mga mata ni Jake ay nakatuon sa kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang nagawa nitong sirain ang relasyon nila ng kanyang asawa. Ito na sarili niyang ina. "Paano mo na atin nagawin yun sa akin, mama? Saksi ka sa kung paano ko nasira sa pag-aakalang nagtaksil sa akin ng asawa ko. Gagagawan mo pala?" Nasasaktang sigaw ni Jake sa kanyang ina. Aligagang tumayo si Sylvia upang lapitan si Jake. "Nagawa ko lang ang bagay na yun para sa ikabubuti mo, anak. Lily doesn't deserve you, Jake." Naluluhang paliwanag nito. "Ano? At sinong mas deserving sa akin? Ang babaeng yan?" Galit na saad ni Jake sabay turo kay Sheena. "Huwag mo siyang ituro ng ganyan, Jake. Ina pa rin siya na magiging anak mo." Saway pa ng ginang. "Anak, sa dami ng kasinungalingang ginawa niyo, hindi na nakapagtatakang hindi ko anak ang pinagbubuntis ng babaeng yan." Walang emosyong saad ni Jake dahilan upang mapaluha si Sheena. "Huwag mong sabihin yan, Jake. Anak mo tong dinadala ko." Sa kabila noon, nanatiling matigas at matalim ang tingin ni Jake sa babae. "At sa ginawa mong kasalanan sa tingin mo, matatanggap ko pang batang yan?" Nanlilisik ang mga matang tanong ni Jake. Natigilan si Sheena ngunit kalauna ay agad siyang lumapit sa lalaki. Ngunit hindi pa man niya ito nahahawakan, agad na itong umiwas sa kanya. "Jake, huwag mong gawin sa akin to. Maawa ka sa bata." Pagmamakaawa ni Sheena habang lumuluha. "Awa? Bakit? Naisip niyo bang salitang yan nung sinira niyong relasyon namin ni Lily?" Bakas ang matinding pagkasuklam na saad ni Jake kay Sheena bago binalingan ang tingin ng ina. "Sobra lang kitang mahal kaya ako nagawa yun, Jake." Nahihirapang sabi nito. "Hindi yan pagmamahal, Sheena, kundi pagiging makasarili. Binabalaan kita. Huwag na huwag mo ulit ipapakita ang pagmumukha mo sa akin kung ayaw mong ipakulong kita sa ginawa niyo kay Lily." Matigas na banta ni Jake sa babae. Muli niyang binalingan ang tingin ang kanyang ina. "Simula sa araw na to, kakalimutan kong naging ina kita." Malamig na sabi ni Jake kay Sylvia dahilan upang matumba ito mula sa kanyang kinatatayuan. Tinalikuran ni Jake ang dalawa, ngunit agad siyang napatigil nang hawakan siya ng kanyang ina. "Jake, huwag mong gawin to. Kaya mo kong kalimutan bilang ina mo dahil lang sa babaeng yon?" Umiiyak na sabi ni Sylvia. "Hindi lang siya isang babae lang, ma. Siya ang mundo ko. Alam mo yun. At hindi ko siya nagawang protektahan mula sa'yo." Puno ng pagsisisi at sakit na sambit ni Jake at hindi na napigilan pang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. "At sa akin?" Nasasaktang pagpapatuloy niya pa.
Inalis ni Jake ang pagkakahawak ng kanyang ina bago ito tuluyang iniwan. Mabilis na lumipas ang 5 taon. At sa loob ng panahong iyon, tuluyan ang napawalang bisa ang kasal nila ni Lily. Walang tigil sa paghahanap si Jake sa dati niyang asawa. Gusto niyang humingi ng tawad kay Lily at ibalik ang dati nilang relasyon. Gusto niyang ayusin ang mga bagay na sinira niya. At sa islang iyon, nahanap niya ito. Tila huminto ang mundo ni Jake nang masilayan ang figura ng dati niyang asawa. Mas lalo itong gumanda sa kanyang paningin. Malalim siyang bumuntong hininga at inihanda ang sarili bago naglakas loob na lapitan ito. Kumusta ka, Lily? Formal na sambit ni Jake. Ngunit ang puso niya ay malakas ang kabog sa sobrang kaba. Tumingala si Lily mula sa ginagawang sandcastle at gulat na tinitigan si Jake. Jake, hindi makapaniwalang usal ni Lily bago tumayo at hinarap ng maayos ang lalaki. Kumusta? Masayang bati niya rito. Lihim na natigilan si Jake. Hindi niya akalaing babatiin siya ng dating asawa ng may ngiti sa labi sa kabila ng mga kasalanang nagawa niya noon dito. Masaya ko, Lily! Sambit ni Jake. Gusto niyang sabihin na masaya siyang sa wakas. Nakita niya na ito matapos ang halos 5 taon niyang paghahanap dito. Mabuti naman kung ganon, nakangiti pa rin sabi ni Lily. Kasama mo ba ang mag-iina mo rito? Mag-ina? Kunot noong tanong ni Jake. Ano ka ba? Si Sheena ang anak ninyo. Nako, siguradong malaki ng anak ninyo. Magsasalita sana si Jake upang klaruhin ang pag-akala ni Lily nang may isang batang lalaki ang biglang sumulpot. Wow! Mommy! Ang ganda ng ginawa mong castle! Masiglang sigaw ng bata. Tila natulo sa sariling kinatatayuan si Jake nang marinig ang tinawag ng bata kay Lily. Anak ko nga pala, Jake. Pagkumpirma ni Lily. May anak ka na? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jake. Tumango si Lily bago nilingon ang anak. Baby, bumati ka kay Tito Jake mo. Hello po, Tito Jake! Pagbati ng bata at cute pa itong kumaway kay Jake. Puno ng pagkagulat ang buong pagkatao niya at hindi niya alam kung papaano kakayanin ng puso niya ang sunod na ipapakilala ni Lily sa kanya. Nandito na palang asawa ko. Kumaway si Lily sa isang naka-eyeglasses na lalaki na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang makarating ay agad na hinalikan muna nito sa labi si Lily bago humarap sa kanya. Han, si Jake nga pala. Jake, ang asawa ko. Pagpapakilala ni Lily sa kanilang dalawa. Walang nagawa si Jay kundi ang makipag-shake hands sa bagong asawa ni Lily. Pinigil niyang mapaluha sa sakit at dismayang nararamdaman. Mukhang masaya ka na ngayon sa bago mong buhay. Sambit ni Jake habang nakatitig kay Lily na nakangiting pinagmamasdan ng sariling mag-ama. Sobra! I am now happy and contented, Jake, at umaasa akong ganun ka rin. Lumunok ng ilang ulit si Jake bago nakapagsalita. Paano kung hindi Lily? Paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi ako masaya ngayon, na matagal kitang hinintay at hinanap? Seryosong sabi nito. Kumunot ang noon ni Lily sa kanyang sinabi. Jake, ano bang sinasabi mo? Hinanap kita. 5 taon kitang hinanap, Lily. Only to find out na masaya ka na pala ngayon sa bago mong pamilya. Nasasaktang sabi ni Jake, ang mga mata ay namumula dahil sa namumuong luha. I'm sorry. Sambit ni Lily, bakas ang awa sa mga mata nitong nakatingin sa kanya. No, ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo, Lily. Sobrang nasaktan kita noon dahil sa maling akala. Nabulag ako sa galit dahil sa pag-akalang pinagtaksilan mo ko noon. Huli na nang malaman kong na-frame up ka lang pala. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Lily. Hindi totoong nagtaksil ka sa akin, Lily. Kagagawan niyo ni Mama at Sheena. Ginawa nilang planong yun upang sirain tayong dalawa. Pagpapaliwanag niya pa. Napatango-tango na lang si Lily. Ngayon, tuluyan na siyang naliwanagan. Salamat sa pag-imporma sa akin, Jake. Pero sa tingin ko, dapat na nating hilumin ang masamang pangyayaring yun sa buhay natin. Alam kong hindi na natin yun makakalimutan unless magka-amnesia tayo. Pero sana, gawin na lang natin yung aral. Paano tayo? Bakas ang sakit na sabi ni Jake. Jake, masaya na ako sa pamilya ko at mahal na mahal ko ang aking asawa at anak. Sambit ni Lily habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama na naglalaro sa buhanginan. Hinawakan ni Lily ang nanginginig na mga kamay ni Jake. Naaawa siyang makita ang sunod-sunod na pagpatak ng luha nito. Move on, Jake. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Patawarin mo ang iyong sarili.
In that way, mahanap mo ang totoong kasiyahan. Saad ni Lily at Magaang tinapik ang kanyang balikat bago tumayo at naglakad patungo sa bago nitong tahanan. Sa kanyang pamilya, puno ng pait na napangiti si Jake nang makita ang saya sa mata ni Lily habang kausap ang mag-ama nito. He was late. Way too late. Kung inalam niya lang sana ang tunay na nangyari noon, hindi sana siya nasasaktan ng ganito ngayon. Ang tiwala ang isa sa nagpapatatag ng relasyon ng mag-asawa. At ito rin ang madalas na sinusubok ng bawat sitwasyon. Ang kwento ni Jake ang nagsisilbing aral, hindi lang sa mga mag-asawa, kundi sa anumang uri ng relasyon na mahalaga ang katatagan ng tiwala mo sa mga mahal mo sa buhay. Sa mga may minamahal ngayon, huwag niyong hayaan na mawala sa buhay ninyo ang mga taong mahal at nagmamahal sa inyo dahil sa tiwalang nasira, dulot ng maling akala. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming maraming salamat po.